What's up mga kabahay? We're back, no? Matagal-tagal na wala tayong update, wala tayong upload. Siya nga pala, na-stop kami dito ng mahigit 1 week, no? Nakabalik na kami ng mahigit din sa 1 linggo, pero yun nga, hindi tayo makakapag-update. Pasensya na kayo mga kabahay. At marami kasing inaasikaso ngayon. At ngayon, papakita ko sa inyo yung update natin, no, mga kabahay. So, mapapansin nyo, na-close na lahat ng ceiling. Ito rin, dati naka-open, no? Dahil dito sa, ang tawag nito, breaker, no? Breaker. So, nalipat na yung breaker, wala na yung breaker dyan, nagawa na tong tambol. Yan. Yan, no? Ito naman, ewan ko napakita ko na, alam ko napakita ko na ito na nakaraan. Ready to paint na to, no? Hinihintay lang natin si ano si Davis. Eh sabi, sponsoran tayo ng pintura this week kung darating. Papabanat na natin kay Teng yan. At saka kay Puroy. At kung mapapansin nyo dito naman sa part na to, ay na sara na namin yung ceiling dito, no? At naka-abang na yung mga wirings namin dito para sa main light, strip, cove light, at mga pin lights. So, flat pa lang siya. Sabi ko dati may design to. Kung mapapansin nyo, may layout ako, guhit ng cove. May cove ito pa ikot. Dito naman may tambol. At dito meron siyang design dito. Naka-embose, no? Papunta rito. So, yun. Abangan nyo yun. Pero huli na yung mga yun kasi nga kailangan bago gawin yung design, naka-tiles muna kami. Patong lang kasi siyon sa tiles. So, pag sinawakin dito, sasabay ko ni mga cove. So, ngayon, magta-tiles muna kami. Ngayon, hindi pa kami makapag-umbisa mag-tiles kasi nagbago yung isip ni Sir dito. Dito talaga sa part na to, ito yung lababo. So may abang na kami ng plumbing namin dyan. Drain at saka yung PPR para sa water supply. Kaso nagbago yung isip ni Sir, pinapalipat niya rito yung lababo. So nagbutas kami sa flooring, nag-hukay na naman kami. At nag-connect kami nung para sa drain namin. At ito, kukonnect naman namin yung para sa PPR. Papunta naman dito. Para naman dun sa supply ng tubig, no? So, yun ang ginagawa namin ngayon. Kasi para wala ng vibration mamaya pagka nagigiba dito, pag magta-tiles, inuna na namin to. At ngayon nga, makulimlim sa labas, no? Sigurado uulan na naman ito. Ayan mga kabahay, oh. Yan. So, yung mga kabahay, no? Update ko kayo uli mamaya. O nga pala, itatiles na rin namin itong wall na to. So, ito nga pala yung breaker, no? Na binili natin. Bali, 2, 4, 6, 8, 10. Ano to, bali 12 branches itong binili natin. So, may lalagay pa dito na isa yata si, yan, sila dyan. So, pero pwede na to. Itatago natin ito sa cabinet, no? May pinto. Yun dito, the rest, pa-L yung cabinet natin dito. Mga shelves na lang. So, yung mga buy update tayo, uli mamaya tatapusin lang namin ito. Yan, so bali, ito na yung nagawa namin dito mga bahay, no? Yan na yung nailatag nila Joseph. Yan. So kulang kami ng isang maghahalo. Kaya si Jing muna yung naghalo. So sa Lunes, kailangan namin ng isa dito, no? Papasokin namin si Teng dito. At kung may pintura na, dumating na si Davis. Pati si Poroy para mag-primer na rin sa mga ceiling ng kwarto. Ayan. At dito, naisara na yung dati. Tapos may PPR na uli dito. Inibabaw ko na lang yung PPR para mas madali mag-connect pa cross. Kasi dito sa part na to, sa ilalim to ng kitchen top, mas mataas yung flooring dyan ng mga 5 cm.
So matatakpan pa natin 'yan, no? Kaya pinabayaan ko lang 'yun, no? Na naka-expose. Ito yung hinukay namin kanina, nakapag-connect na kami ng drain. And then yun nga, yung para sa faucet. So okay na yan. Hindi nga pala ako natuloy nag-tiles dito kasi nga pala may iba-vlog ako dyan. Abangan nyo kung ano yung gamit namin na tile adhesive. Pero ngayon pa lang, ipapakita ko na sa inyo kung ano yon. Ito nga pala si Novtech tile adhesive. So gagawin ko na separate na vlog yan. Pagka tinalis ko tong area na to, siguro mga sa Lunes na lang yan, mga kabahay, no? So nakapag-start na nga kami kanina, alauna na kasi nga inuna muna namin yung paglipat ng mga linya, no? Tapos nag-preparation pa kami, no? Nagbistay, naglinis dito, cleaner yung area. Kaya ito lang naman yung mahirap dyan, no? Yung unang layout, pa-cross. Pagkatapos na magiging madali na to, hindi nga pala kami nakapag-dry pack dito. Kung mapapansin nyo kasi, nasa mga 2 cm lang yung mortar, no? Pagka ganun, hindi ko na, pag masyado nang manipis, hindi ko na ina-advise yung dry pack, mga kabahay. So, ang ginamit namin tiles is 60 by 60 na ceramic tiles, no? Opo, ceramic tiles yan, mga kabahay, yan. Ang design niya. Ito, Sigres 600 by 600 mm or 60 by 60 cm ceramic tiles. Ayan. Ayan ang ginamit natin. Tapos, ito yung mga gagamitin natin sa kitchen. No, itong pahaba, 20 by 90 cm yata ito, hindi ako nagkakamali. Or 15 by 90 cm. Ito naman yung dun sa wall, no? Yung parang brick. Doon sa wall na tinuro kanina na gagawin ko, mga kabahay. Ito naman yung sa floor tile. Floor tile na bathroom and toilet. Abangan nyo yung mga... Ayan, kabahay. Ayan, ganun commercial na ni Jing. Novtech. Pwede ka lang commercial. Model ng Novtech, Jing. So, Novtech, napakagandang brand. Kahit nung dati na hindi pa nila pinapadala ng product, sa totoo lang, ginagamit ko na yan. Sa mga nakapanood, nanonood talaga sa akin. Novtech user talaga tayo, lalo na dun sa skim coat at saka dun sa grain skim coat na ginagawa nating skim coat, stucco finish. Novtech talaga ang gamit natin yung mga kabahay. So abangan nyo, meron din tayong pinadalan din tayo ng Novtech para sa stucco finish. Gagawa rin tayo, meron din tayo Novtech tile grout, meron din tayo Novtech na plaster, ready mix plaster mix. Abangan nyo yan, no? Isang bag na ganyan, pampalitada, haluan na lang ng tubig. Ahalo lang ng tubig, okay na. Meron din Novtech. Kung di pa kayo nakarinig ng powder paint, meron sila. Ahaluan lang yun ng tubig, no? Powder latex paint, 2K latex. Abangan nyo rin yung vlog natin about doon. Meron din tayo para sa, ano ba ito? Colored cement, yan. Colored cement, at saka yung waterproofing ng Novtech. Ayos, so... Maga kaming uwi ngayon, mga kabahay, araw ng Sabado, tsaka ako maga ako nga alis, iiwan ko na muna sila rito kasi nga sa araw ng Sabado ngayon, payday. Bawi! Malinis! So, yun, nasikasin muna natin yung sahod nila. Yun nga, paalis na ako. So, sa Lunes na lang ako uli mag-update. At least, naipakita ko yung update ng Amaya ngayon. Marami rin na nagtatanong dito, no? Ayan. Ayan. Medyo nadili lang tayo ng mga 1 week tayo na stop. At ayan na, mga kabahay. So, nagtatiles na tayo. So, makikita na natin magiging malinis to at maganda na yung ano nito, magiging itsura sa pagbabalik natin. Okay? So, yun mga kabahay. At mamaya na lang ulit. So, yun mga kabahay, no? Nakauwi na ako dito. Dito ako ngayon kila mama. So, iniintay ko nga pala si Kenneth tsaka si Proy. Dito na lang nila dadaanan yung sahod nila. At hindi na kasi ako nakabalik ng Deka, no? Sa Deka Clark. So, susunod doon naman tayo magpapakita ng update pagka ginawa na namin ni Kenneth yung PVC ceiling panel do sa ceiling eaves sa labas, no? Malapit na yun, mga kabahay, abangan nyo. Malapit na rin matapos yun. This week, pinatapos ko na lahat ng electricals doon sa Deka dahil nga do sa Amaya natapos na rin ni Boboy, no? So, naglagay na sila, kanina ang ginawa is naglagay na lang sila ng mga switches at saka mga outlet. Yan, no? So, lastly, yung mga ilaw na lang. Tapos na, nakapaglagay na rin kami ng mga additional breaker. Nag-reinforce kami ng breaker doon sa kitchen. So, papakita ko yun sa mga ibang araw, mga kabahay, no? At, yun nga, galing na, sila tenga at saka, no, yung mga ibang tropa, sila Boboy, galing na rito. No, na kinuha nila yung sahod nila. Kasi nga, hindi na ako nakabalik ng Deka Clark. Kasi nga, ayan, no? Parang uulan na naman, no? Tsaka hapon na rin, time check is na sa mga, ano na, mag-aalasing ko na, no? Snow! Ito nga pala yung pusa ako, si Snow, oh. Snow! Ang cute niya, no? Blue eyes. Snow, pakita mo yung eyes mo.
hindi na mamansin, no? So, mga kabahay, no, pasensya na kayo, matagal tayo hindi nakapag-vlog. So, ayan, no, magbablog na tayo ulit, magtutuloy-tuloy na tayo. Kasi nga, may ginawa rin pala ako rito. Gumawa ako ng kubo doon, mamaya pakita ko sa inyo. Okay, susunod, okay, bukas na lang ngayon. Gumawa ako ng kubo doon para may tulugan kami rito ng pamilya ko. Pagka itatayo ko na yung bahay ko doon. Pero sa ngayon, yun nga, pag pumapasyal dito, may tulugan kami. Matutulugan namin, no? Maliit lang yung kubo. So, yun na rin yung gagamitin namin tirahan pagka itatayo ko na yung bahay ko doon. So, mag-ipon muna ako ng budget. Wala pa akong budget para doon. At kasi, kaya gumawa rin ako ng kubo dyan. Dahil maglalago na kami yan. So, dito sa tabi nila mama para mas safe yung mga bata. Meron silang tulugan dyan, di ba? Pagka ako ay nando sa malayo at nagtatrabaho. So, gusto kong pumasok dito sa farm ni Teng. Pakita ko sa inyo yung mga ano niya, livestock niya dito. Yung mga alaga niya, no? So, dito yung mga sisiyo. Yan, kumakain sila, oh. Nagdala ng munggo siya, no? Tirang munggo. Ayan, dami, oh. Si Boboy, no? Tira daw yan sa karinderya doon sa trabaho niya sa Sabres. So, yung mga bibi niya. Itong laki nito, oh. Barako, oh. Ang angas. Tapos, meron siyang tatlong pabo. Yan, pabo yan. Tapos, mga native na manok. Ito, napalaki niya na ito, mga to. Breed niya na yung mga yan, breed. Ito, yung apat na bibi. Hindi na sila tatlong bibi, apat na sila. Ito naman. Ay, nakatakas yata yung isa. Kailangan papasukin to. Pa, nakatakas yung manok. Nakatakas yata itong isa. So, ito yung rabbit ni Teng. Yung isa. Ito pa yung isang gray. Ito, oh. Nadagdagan na naman yung kanyang mga sisiw. Nabreed niya na naman yon. Meron din siyang kalapate. At tito, bigay nga pala ng tito namin. Nakatakas yung isang manok pa yun, no? Lagi yung ano, yung ilang yan. Oo. Tapos dito pa ito sa inyo yung gansa, yan, no? Yan, meron siyang dalawang gansa. Meron din siya naglilimlim na bibi rito sa ibaba. Ayos. So, yun, no? Pakita natin yung mga pet namin dito. Nandito nga rin pala yung mga alagang ibon ng anak ko, no? Si Kuya Bulig. Pakita ko rin sa inyo. Ito nga pala yung magiging puguan. Business nila, Teng. Ito, puguan. Kasi hindi pa natutuloy, may bird flu daw, may bird flu daw yata ngayon. So, pakita ko sa inyo. Ito mga hand-fed, no? Mga hand-fed na ibon. So, ano to mga to? Naka-train. Pinapalipad to ng anak ko, pero hindi sa wild na ganito, sa bahay, loob ng bahay. Inahagis niya yan, tapos bumabalik sa kanya. Sumisipol lang siya. Ito nga pala si Milo. Yan, ito naman. Isang uri ng parakeet o lovebird na tinatawag natin. Ito naman, kingfisher. Wild ito, galing ito sa wild. Ito nga pala, galing ito kay Netoy. Kung nanonood ka, Netoy. Galing kay Netoy, ito binigay sa akin, ito wala pang balahibo. Si Netoy, yung bata doon sa Lemons Project, yung pinakita ko na naghahalo ng semento, no? Yun si Netoy sa Lemons Project. Gutom na siya, no? Ang kinakain nga pala nito ng kingfisher is syempre isda na maliliit. Inuhuli namin sa sapa. Pero, pagka walang isda, ang substitute namin is superworm. Ito. Ayan, oh. Ayan yung mga superworm. Yung mga superworm na hindi namin binibili kasi piso, isa yan, eh. Binibreed namin yan. So, sa mga ibang vlog ko, naipakita ko na rin. Yung mga superworm na yan, kami na rin nagbibreed niyan. Meron kami mga beetle na nanganganak ng superworm at pinapalaki namin, pinapakain namin dito. Ipagong din ako. Nandun, di ko na ipapakita. No? So, may pagong din ako, yung superworm din ang pagkain nila. So, yung mga kabahay, no, ganyan muna yung vlog natin sa araw na to. Pakita ko rin pala yung update nung mulberry. Sa mga nakapanood nung vlog natin na nagtanim ako ng mulberry, sabi ko. So, 2 out of 6, no, namatay yung 4 at may tumubong dalawa at eto yung dalawa malalaki na. Eto yung mga mulberries natin. So, bala ko pang bumili ng cuttings, no. Binili ko yung mga cuttings niya, no, yung mga tangkay, 30 pesos per piece. Pero may mga kabahay tayo na malapit sa akin, no? Dito lang ako sa Mabalacat, sa Amachiles, na merong mulberry. Baka pwede naman pong pahingi ng cuttings nyo. Dadagdagan ko lang po yung aking mulberry. No? Comment po kayo kung meron kayong mulberry cuttings dyan. Maya nga pala, Wang Bayabas, merienda. Nagkakapi-kapi nga pala kami doon. So ito yung tinutukoy ko na kubo. So nakapanood ng vlog na giniba ko yung, ano, yung bahay doon, yung bahay ng Ante Daws ko. Ito, house tour ko kayo sa aking bahay kubo. Ito nga pala, na-harvest na yung mga Chinese kangkong na pinapakita ko sa live noong nakaraan. Ayan, no? So, industrial. Tingnan nyo naman, industrial. Sa labas, yero. Pero sa loob yan, ipipinish ko ng drywall yan. Ito yung aming humble
house. Bahay kubo namin dito kila mama. Ayan, yung bubong mababa lang syempre, temporary ano lang, temporary house lang. So, ida drywall ko to, gagamit ako ng gypsum board, no, yung flooring pinuruhan namin. Hindi ko nga to ina-vlog kaya busy-busy yan ako ng mga nakaraang araw. Ito yung aming kitchen, tingnan niyo naman yung kitchen namin, no. Ayan, no, pang kawayan, no. Kawayan yung aming kitchen, mga kabahay. So, bali ganyan yan. So, bukas siguro, tatapusin ko ito, lalagyan ko ito ng fishnet dito. Lagyan ko ng fishnet dito para, ng net, no? Screen, para hindi pumasok yung mga lamok. Yan, yung pinto namin, tingnan nyo yung industry yan. Yung dating, datingan. Alright, so, imerienda muna kami dito, mga kabahay. So, kapi-kapi muna kami. Meron kaming turon. Ay, nag-uwi nga ako ng gamit. Nag-uwi ako ng grinder at saka ng drill. Yan. Kasi, yan. Gagawin ko bukas yung bahay kubo. Yan. Kapi-kapi muna. So, yung mga kabahay, no, abangan nyo na lang yung vlog natin sa mga susunod pa na araw. Dito na muna natin tatapusin yung vlog natin. Araw ng Sabado, araw ng pahinga bukas, day off. Pero hindi tayo magpapahinga. Yun nga may gagawin tayo. So, salamat sa panonood, mga kabahay.